Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna man sa, oh my God, Virgo, napakaganda naman ito. You will be shown the way. Holy moly. You are so blessed, no? Virgo, you are so blessed. Nandito ang divine universe and the rest of your spirit team, your guardian angels, spirit guides, your ancestors, no? They're going to help you na makita mo ang tamang daan na dapat ninyong puntahan, no? There will be siguro mga signs, symbols, synchronicities, or intuitive messages, no? And even dreams, no? You're being sent information through dreams as well, no? Kahit anong paraan na gagamitin ng universe, yan ay para kayo ay magabayan, no? Para kayo ay maturuan kung ano yung dapat ninyong gawin, ano ang next move, saan kayo dapat magsimula, saan kayo papunta, you know? Kasi siguro mayroon kayong sitwasyon dito na maaaring nalilito kayo, maaaring hindi kayo makapag-desisyon, kaya ipapakita sa inyo ang tamang daan, right? So we have dog, protection from a powerful friend. Ayan. So this could be literal na kaibigan na maaaring very protective of you, very supportive of you, or this could also be some professionals, no, na maaaring lalapitan ninyo or kailangan ninyong lapitan para na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong sitwasyon. Kasi maaaring meron kayong move na kailangan gawin, pero maaaring hindi kayo sigurado kung tama yung gagawin ninyo, no? So what else we have? Horse, short journey. Maaaring yung short journey na to ay literal na travel talaga, no? So siguro meron lang kayong pupuntahang saglit or meron lang kayong bibisitahin, something like that. What else? We have ear. Good news. Yay! Let's claim this, Virgo. Merong good news na paparating. Okay? Merong magandang balita na paparating. So that could be anything. Maaring regarding yan sa nilalakad ninyo with this, ano, dog energy. Kung ano man yung kinukonsulta siguro ninyo sa mga professionals, ay maaring magkakaroon kayo ng magandang balita na from that, may magandang development, maaring ganon. Or siguro mayroon kayong mga hinihintay na biyaya, no? At maaring yan ay paparating na. Maaring naabisuhan na kayo na dadating na yung cheque ninyo, dadating na yung pera ninyo, maaring na-approve na yung loan ninyo, or baka mga travel documents ito na hinihintay ninyo, passport, visa, or go signal ng employer, maaring mga along those lines, no? Ang magandang balitang yan. Possibly din na related ito sa pagpapacheck up ninyo, Virgo. Maaring meron din kayong mga consultations na ginawa, test na ginawa, at maaring magandang balita ang resulta, no, na matatanggap ninyo. So, that's good. We have shark, take care, or there will be a loss of material wealth. Ayan. So, mag-ingat din kayo pagdating sa inyong kaparahang aspeto. Okay? So, kailangan na i-monitor din ninyo ang in and out ng inyong pera, i-monitor ninyo yung galaw, no, ng inyong kaperahan. Magplano. Kumbaga, magkaroon kayo ng financial discipline, magkaroon kayo ng financial plan, budget plan, para nang sa gayon monitored ninyo ang galaw ng inyong kayamanan, ano? We have chair filled, someone new is entering your life. Ayan. So merong bagong papasok sa buhay ninyo, maaring bago ninyo itong makikilala, baka magiging kaibigan ninyo, manliligaw, magiging asawa ninyo, or kung sino pa man, no? There is someone new coming to your life. Possible din, ang iba sa inyo is welcoming a baby, no? Kasi kaya maaring yan ang addition sa inyong pamilya. Temporary problems, no? Lahat naman ng bagay temporary, kaya yung problemang ito, kung ano man ito, that is also very temporary. Dadaan lang yan. Lilipas lang din yan, Virgo. Alalahanin natin na wala namang problema na walang solusyon. Okay? Kaya you will be shown the way kung paano ninyo ito masusolusyonan. Kaya just hang in there. Keep your hope and faith alive. Laging magdadasal. At humingi ng tulong sa divine universe, no? Para kung ano man ang problema na yan ay masolusyonan agad. We have dogs getting together with friends. Siguro meron kayong mga
pagkikita-kita dito ng inyong kaibigan, may meet up kayo ng inyong mga kaibigan. So siguro over coffee, mag-uusap lang kayo, or baka party, no? Maaring may get together, maaring ganon. We have heart, wow. Love, deep affection, and caring. Lagi naman kayong ganito, Virgo. You have so much love in your heart. At ayan ay ipinaparamdam ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay. You have that deep affection din ay papakita sa ngayon at pag-aalaga, pagmamahala, no, sa mga taong nasa paligid ninyo. We have bow. You are highly thought of. Merong nag-iisip sa inyo or merong nakakaalala sa inyo lagi, no? Merong yung mind niya ay laging nandiyan dyan sa iyo. We have money path. Wow, Virgo, napakaganda. A path with money is waiting for you to find it. Ayan. So, mukhang hindi pa ninyo ito nadidiscubre. No, maaaring hindi pa ninyo ito ginagawa ng paraan. No, but it's waiting for you. Itong bago ninyong pagkakakitaan. Baka bagong negosyo. Maaaring ganon. Or bagong source of income. Side hustle. Mga ganon. So, be open to anything. To any possibility. No? Dahil maaaring nandiyan dyan yung pera. No? Yung source of income ninyo. Additional income. Misunderstanding. Maaaring ito yung temporary problem na yan. Maaaring magkaroon kayo ng misunderstanding with someone. Maaaring with kaibigan, no? Kasi nasa taas yung friends na card. So, maybe may misunderstanding kayo with a friend. No? Maaaring ganon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have angel number 6666. Yan, great blessings ang parating sa inyo. Hindi lang pati isang blessing, no? Kundi blessing. So, marami. Marami itong biyayang paparating. Sabi dito, self-love din. So, maaaring yung love, deep affection, and caring na to is also for yourself. Maaaring ganon. Maaaring yan ang magiging priority ninyo sa ngayon. Yung pagmamahal muna sa inyong sarili. Maybe dahil dito sa misunderstanding na to, with temporary problems with a friend siguro or with someone, maaaring matututo na kayo ngayon na mag-set ng boundaries, no? Between you and the people around you. So, sabi dito, needs, good vibes, wisdom, understanding, and letting go. Wow, meron kayo ditong ili-let go. Meron kayong tao, sitwasyon, o siguro, or mga bagay na i-release nyo na, no, from your life. Sabi dito, nurture yourself, your needs, desires, and boundaries. Let go of things that are weighing you down. At saka, make space for something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That big love, opportunity, or job needs to squeeze in somewhere. Kaya kailangan ninyo na mag-release, no, ng something sa buhay ninyo para magkaroon kayo ng room para dito sa mga mas magagandang bagay, sitwasyon, at mga tao na paparating, papasok sa buhay ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.